Hi mga palalab! Good morning! It's Friday once again and free ako, wala akong trabaho. Yay! Thank God it's Friday. And sa mga bago po dito sa aking channel, welcome, welcome. Ako po si Yen. Please subscribe to my channel po. Kung ayaw nyo naman po, okay lang. You're welcome to watch. Libre lang po ito. And dun po sa mga bumabalik, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Mwah, mwah, mwah. So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung update ng aming pinapatayong bahay. So bibigyan ko lang kayo ng mga konting insight sa aming bahay na pinapatayo. So, pinatayo namin siya 2 years ago. So, magtutupa ata siya ngayong October. And then, yung lot area niya is 562 square meters. And then, yung floor area is 312 square meters. And then, yung bedrooms is 6. And then, 6 din na toilet and bath. Meron kaming isang toilet and shower. Meron kaming isang master's bedroom na yun ay may bathtub. Normally kasi yung sa amin din lalagyan, pero na-change. So, every time nag-change siya. And then, tinanong ko to kay Papa kung magkano na yung nagastos namin. So, sa mga curious dyan, ito na po yung sagot. Bale, nakuha namin yung design sa isang magazine. Pulenta yung design. Lalagay ko yung pic dito kung may mahanap ako. Pero pag wala akong mahanap, pasensya na po. Hanapin ko po siya. And then, yung fully furnished niya na, so, something like elegantly finished is tumataginting siya na 13 million something, 214 million pesos. Pero, ito yung explanation ng aking papa. So, si papa ay yung engineer namin sa bahay. So, alam niya lahat kung anong nangyayari sa bahay. Alam niya yung mga materials na nilalagay namin. Alam niya kung ano yung mga magagandang ilalagay sa bahay. At saka, yung design naman, hindi talaga namin siya sinunod. Bale, meron lang kaming kinuhang mga ideas about sa magazine na noon. Tapos, kumuha kami ng architect para talagang i-maximize yung space. No? Kung makikita nyo yung bahay at saka dito sa may bandang left niya, meron pang bakanting lote doon. Kung nakita nyo, may bunkhouse pa yon, yung ginawa nila nung pag-umpisa ng bahay. Kasi syempre, saan sila kakain, saan sila magluluto. So, kailangan yun. And andun pa din siya. Tapos, nilagyan pala namin din ng, bali yung sa second floor, nilagyan namin siya ng parang terrace doon. Normally, wala din yun siya sa normal na plano. So, sabi ni Papa, mas maganda na i-maximize yung space. So, meron din kaming terrace doon sa labas. So, yung buong kitchen area is terrace namin. So, yun, extra din yun siya. Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go?
London, Paris, Tokyo. Oh, shorty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. No need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. Excited na ba kayo? Sabi ni Papa, ngayon na
meron ng bubong, meron ng na-forma na talaga siya ng bahay. Yung mga toilets are nalagay na, may mga bintana na, nasirado na siya. Kung nakita nyo din yung front door, hindi pa namin pinapagawa kasi sabi ni Papa, last na yun siya kasi yung mga tao, labas-pasok. So, last na namin siya ilalagay para hindi siya open-close, diba? So, maganda din yung idea ni Papa. So, sabi ni Papa, eto na. Ngayon is nasa around 6.5 million pesos yung nagastos namin. So, marami pa siyang kulang. Yung tiles na gawa na, Bali granite yung tiles, yung kitchen is nagawa na, yung pintura is only first coat, wala pa ding mga ano sa loob. Meron pang ibang rooms na wala pang toilets, yung tapos wala pang mga sink, wala pang mga yung mga cube sa shower, ano ba yung, paano ba yung sabihin, yung mga accent sa mga walls, wala pa sa labas din, tapos yung sa gate din namin, hindi pa yun yung final, meron kaming iibahin nun, tapos tsaka yung stairs namin is granite din, tapos yung sa gilid, lalagyan din yun ng salamin, yung glass, pero hindi, parang nakita ko sa video na meron na siyang kinukanan nila ng sukat, and then ano ba? Ano pa bang na-miss out ko? Sa taas din, hindi pa tapos yung mga aluminum dun sa terrace. Tapos, sa master's bedroom, marami pang mga kulang na gagawin. So, tsaka yung mga... Basta-basta, yun na. It's now 6.5 million pesos. Tapos, sabi ni Papa, ito explanation niya. If conservative finish, I don't know what's the meaning of conservative. Basta sabi ni Papa, simply finished is 5 to 6 million. So, andun na kami doon, 6.5 million. Kasi yung iba, in-upgrade namin yung mga materials. Yung sahe, granite siya. Yung kitchen is granite tiles. Yung, yeah, basta lahat granite doon. Basta meron kaming iniba. And then, conservative finish is 6 million to 8 million pesos. And then, dun sa elegantly finished is 8 million to 10 million for houseworks only or building only. So, kayo na ang mag-adjust. So, intindihin nyo na lang kasi ito ay mga engineering mga ng mga words. And then, kasi dun sa catalog is, nakita natin is 12 million something. So, because, ano yun siya? Manila price. So, medyo, and tapos, elegantly finished daw. So, binabasa ko yung sinusulat ng Papa ko kasi nagtanong ako kahapon. And then, yung sa amin daw is parang mix siya of conservatively and then meron din kaming elegantly. Kasi yung mga materials nga, in-update namin, in-upgrade namin na medyo yun namang hindi mura. So, medyo mahal siya ng konti. And then, sabi ni Papa, by contract kamanggod tong sa catalog, maogi appeal tong mga indirect cost and an okay, yung mga nakita nyo sa catalog is yung mga price doon, 'di ba, super mahal. Is yun yung lahat ng mga gastos mo including yung mga indirect costs. Like ewan ko yung mga engineers, architects, siguro lahat-lahat na yung sa amin, yung mga gastos doon namin is administration. So kayo na ma-adjust, hindi ko na tinanong si Papa. And si Papa lang din ang nag-supervise. So, wala kaming engineer na palaging nagsusupervise kasi andyan yung Papa ko. So, libre na. And then, kaya medyo napababa din yung cost ng expenses ng bahay. Kasi si Papa nga andun lang. So, hindi na kami nababayad ng engineer. Yung architect din, nagbayad kami pero hindi masyadong mahal. Sa plumbing din, sa mga tubig, sa mga water pipes and all. Si Papa din kasi master plumber din si Papa. So, civil engineer si Papa at saka master plumber. So, dalawa yung lisensya niya. So, libre na kami doon. And then, kaya yun lang. Yun pa ang nagastos namin. So, i-update ko kayo as time goes by kasi malayo pa talaga siya sa katotohanan. As in, super layo pa. Madami pa kaming plano na gawin. So, antay-antay lang kayo dyan. Medyo inaano din namin yung pera kasi
oh, hindi tayo milyonaryo dito, nagtatrabaho lang tayo, wala tayong negosyo or anything. So, sana naliwanagan kayo at may nakuha kayong idea. Sayang lang kasi wala tayo sa Pilipinas, mahirap talaga mag-update kung ano yung mga nangyayari doon. And medyo hindi ko kasi din siya vina-vlog kasi ayaw ko namang mag-brag sa mga tao na eto all the time, eto lang. So eto na update sa inyo finally. And kung meron po kayo mga tanong regarding sa bahay, kung ano ang ginawa namin, paano kami naghanap ng bahay, mga tips kung yun sa mga designs, ano ba yung mga magandang materials, pwede po kayong magtanong sa baba. Willing po akong sagutin yon kasama po yung aking papa. So we're very excited. We're planning to go home next year, pero tignan natin kung posible ba, kasi nga sa mga nangyayari ngayon, and wala pa din kaming pera naiipon kasi nga naudlot doon sa mga nangyayari. Ay, mga malalab, mag-shoutout ako kasi merong nagre-request sa atin. Si Sis Terry Habits, shoutout sa'yo. Andito din siya sa Netherlands. Thank you, sis. And nakita na daw kami sa KFC before sa Maastricht. Pero hindi ko na maaalala kasi bagong-bago pa lang ako noon. Hindi ko nga na-vlog. Pero naalala niya yung asawa ko sa mga videos. Thank you so much for watching. And pakabisita na lang po din sa channel niya. And also to Ma'am Nora Kamin, sabi niya, it's Yen, miss you, tagal na kita, hindi na panood pa, shout out po. And shout out din sa mga taga KSA, Saudi Arabia, Makkah. So thank you sa inyo dyan, hello, hello. Sabi niya, nagustuhan ko ang episode na to, especially mga tips mo, maraming salamat. How I wish na sana magkakilala na kami ng hinahanap ko. Shout out to you from Marilyn Rodriguez. Ma'am, sana po nga mahanap mo na, pero antay-antay lang, and then try mong maghanap or mag-chat pa sa iba para naman baka andun yung destiny mo, 'di ba? So ayun na, medyo konti lang sila. And sa mga YouTube friends ko, YouTube friendship, thank you for watching. My team Netherlands, thank you. And to my mama and papa, hello, hello sa inyo. Tulog pa si Sophia, papa. So, chat later. Bye! I love you! Mwah, mwah, mwah! 갑자기 내게 나타나죠, 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.